Saan? Yung pinawa mo. Bigyan ito kasi ako eh. Hindi. Welcome mga boss. Meron tayong tanggap na TV TCL 21 inches. Ito agad ang bumungad sa akin pagbukas ko. May lobong kapasitor at saka pumutok na fuse. Ngayon, aalamin natin kung anong problema nito, ba't pumutok yung fuse. Unang i-check muna natin dito yung power supply, yung primary. Kasi sabog na sabog talaga yung fuse. Ayan o. Ngayon, igigilid muna natin tong board. Ito na, igigilid na natin yung board. I-check natin yung power supply simula dun sa terminal ng AC in hanggang dun sa may regulator. Simula sa AC in, sa coil, sa diode, sa capacitor at saka sa regulator kung may ano. So parang wala naman ako nakitang problema sa may entrance. Yan, wala naman shorted. May kunting palo lang dahil sa degausser. Yung each out, check nga natin. Okay naman yung each out. Bali na check ko din yung regulator. Okay naman. So pull out natin tong capacitor na lumobo. Palitan natin yan. Tapos palitan natin ng fuse. Baka ano, baka yun lang ang sira. So mga boss, welcome pala sa channel ko. Kung bago lang kayo dito, mag-subscribe na lang kayo. Yan, kukuha tayo ng ano, yun, ang value ng capacitor ay 2,216. Kuha tayo ng bago. Bali kasi sabi ni customer ito, nagagamit pa nila nung mga ilang araw. Pero sumisirit na, ginagamit lang nila. Kumbaga pinipilit lang nilang umandar. Kaya lang ito mga huli na daw, natuluyan na. Ayan mga boss, nagpalit na tayo ng bagong kapasitor. Wala namang ibang lumobo, yun lang. Baka yung kapasitor na yan, yung problema niya, yung mahirap mag-on. Yan ata yun. Pero yung ano, pumutok yung fuse, ibang usapan yun. Aalamin pa natin mamaya yan. So papalitan muna natin yan ng kapasitor na bago. Tapos yung fuse, papalitan din natin ng bago. Tapos isasaksak natin uli kung magkakaroon na siya ng standby. Pag umilaw na yung pula sa unahan, ibig sabihin may standby power na siya. Saka na natin i-on ngayon sa pindutan o kaya sa remote. So ayan, ahinang na natin mga boss yung ano, yung terminal niya, yung paa. Puputulin na lang natin yung sobra. Bali yung tibing to na repair ko na dati, mga matagal na, mga taon na. Ang sira naman niya vertical. Nagawa ko yun, nag-loose lang yung paa ng vertical IC. Madali lang din. Sana ganun din ngayon. So ayan, magpapalit tayo ng fuse. Para ano. Yan, sabog talaga mga boss yung fuse. Oh. Kadalasan pag ganyan ang itsura, parang may nag-short talaga. Oh. May high voltage na nangyari sa ano. Sa loob ng TV. Hindi po putok ang fuse ng ganun-ganun lang. So kukuha tayo ng bago. Papalitan natin yan, yung fuse nya is 3.15 ampere. Matibay-tibay din tong tubing to kasi ilang taon din bago na ibalik sa akin. Sa pull ng ginawa ko. So ayan, may fuse na tayo. Kakabit na natin tapos tinanggal ko yung degausser for safety. Baka may shorted para malaman lang natin kung wala na tayong ibang isipin. I-on natin yung ano. Ayan. Kaayos muna natin yung board. Kabit natin yung easy in. Yung plug. Ayan yung socket pala. Ayusin yung sa pin. Baka dumikit sa may brush. Saka isaksak natin. Double check yung switch kung naka-on agad. Dapat naka-off muna bago isaksak. Ayan. Saka natin i-on. Up. Hindi na natin. Mukhang hindi ata na din na. Isa pa. Yan. May ilaw na. Yun. Nag-standby na nga. So, attempt natin i-open. Papawirin natin ng sa switch. Mukhang ayaw. Wala nga. Sinilip ko. Wala talaga. So, hindi rin nag-oscillate talaga yung flyback niya.
So naka-standby mode pa rin siya. Kung ayaw diyan sa switch, susubukan natin mamaya ng remote. Titingnan ko kung may remote pa ako niyan, TCL. Kung wala, universal na lang ang gagamitin natin. Kaya lang maghahanap tayo ng code. Kasi hindi naman ano yan. Hindi naman yan. Kada TCL kasi iba-iba yung code. Kaya ganun dati. At code ng TCL 350. Tapos may 249. May 184. Susubukan, may papel naman ako dyan. May ano. Isa-isay na lang. O kaya 429. Kung alin yung mag-on. Kung wala, idirekta natin yung switch doon. Kung bagay si shoot natin sa tester para mag-on. Ito. Ayun, ayaw. Ayaw. So, sit ulit tayo ng ibang code. So, may papel talaga yung boss. Hindi ko lang naipakita sa inyo. Tinitest ko isa-isa yung ano, yung number. Para ano. So ayan, naghahanap pa rin ako ng code hanggang ngayon habang nag-aantay si customer. Ginagawa ko to mga boss habang inaantay ng customer. Medyo makalat yung pisto ko. Up. Ayaw pa rin. Isa pa. So nakuha ko na mga boss ang code. Ang nangyari, sumisirit pala yung flyback. So ipapakita ko ngayon dito yung ano. Yung ano, yung pag yan. May kita nyo, tumatagas yung flyback pala. So nakuha ko yung code 429. Tapos nung inon ko yan, sumirit ang flyback. Papalitan natin yung cap na yan. Damage na yan. Para pag ano, hindi na mamatay. Siguro namatay to dahil dito sa ano. So ito mga boss, na palitan na natin yung ano. Papakita ko lang yung sira, may butas sa gilid, tapos makalawang na rin yung paa niya, yung terminal. So ito, nakakuha na ako ng pamalit. Galing din sa lumang TV, mukhang good pa. Hininang ko na lang yung ano sa loob, sinuot ko yung wire. Ngayon, malinis na rin yung terminal din sa picture tube, yung pagkakabitan ng cup. Lalagyan ko sana ng pampakapit, kaya lang mukhang wala na ata. Ubus na. So lilinisin ko na lang ulit. Yan. Saka natin ngayon isasalpak yung ano. Kailangan kapit na kapit para walang singaw. Pagtanggal pala nito mga boss, may kuryente ito. Kailangan i-ground nyo muna yung ano, yung screw. Ilagay nyo sa may ground, tapos saka nyo i-short. Improvise lang, hindi ko na napakita. Alam nyo na rin siguro yun. So ngayon, iayos na lang natin yung pisto. Isalpak natin sa loob. Tapos iharap ko sa inyo yung mukha. I-testing natin, mukhang ayos na to. Kasi nag-power na rin siya. Sumisirit lang. So ito na nga mga boss, nagawa ko na nga. Okay na siya. Yun lang talaga sira. Binibinas pa rin ako ngayong araw. At simple lang yung sira ng TV na dumating sa akin. So ayan na, medyo antenna lang ang ginamit ko, kaya malabo yung reception. Kasi antenna lang daw ang gamit ng may-ari. So salamat mga boss sa panonood. Kung bago pa lang kayo dito sa channel ko at nagustuhan nyo yung mga video ko, mag-subscribe na lang kayo at hit nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video na i-upload ko. At maraming salamat sa mga nag-subscribe at saka maraming salamat sa